Oh,
Espiritu Santo, naway sumar niyo lahat. Mga kapatid, ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon, ipinagdiriwang din natin ang likom ni Santa Maria, Juan Maria Vianney, ang patron naming mga pari. Sa pamagitan ng kanyang mga panalangin, ipagdasal niyo po sana kami lahat na magtapas sa aming tungkulin bilang mga alagad ng Diyos na nagpapakain sa kanyang nagugutom na awa. Sa misa rin ito, ipagdasal natin sina Ginang Primitiva Rivera bilang pagpasalamat sa kanyang paggaling, kayo din sa paggaling na Inocencia Juana, Ricardo Sarmiento, Rodolfo Austria, Victor Taragosa, Bishop Iniguez, Bishop Pavilio, Lenisa Cardenas, Jose Angelo Francisco, at Cristina de la Cruz. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng Soledad, Leticia, Felipe, Honorio, Bienvenida, David, Cristal, Liberato, Amado, Evelyn, Herman, Emeline, Theodora, Roy, at Hermia. At upang tayo nandito ngayon, ay may narapat dapat tumanggap sa pagpapalang alok ng Diyos. Tumahimik tayo sa dalit pagsihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoon at Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mo'y kalugod at pantinihin mong kinalulutan. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayan. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo
ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat, O may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang gumagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat na ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinbang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat po. Sumaiyo niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang gapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang angkok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa layo ng mga tao upang makabili ng kanilang mga kain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng mga kain. Sumagot sila,
Lilima po ang tinapay at dadalawang isda natin. Dalhin niyo ito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Wala pa pong isang linggo ang nakalilipas mula nang nakapunta po ako sa Calaham, Maynila upang mamili ng isang mahalagang bagay na doon ko lang makikita. At bagamat alam ko po na nasa GCQ tayo, kaya malaya-laya tayong gumala, nagulat pa din po ako sa nakita ko. Yung mga kalsada, walang pinagkaiba ang itsura noong bago pa magkaroon ng pandemic. Yung mga mall, tsaka yung establishments, napakadami na po pala ng tao. At pag tiningnan po natin yung mga balita, makikita natin, eh no choice, kailangan maghanap buhay. Kahit na may risk na magkasakit, naghahanap buhay pa rin. Alam niyo po, medyo natakot ako nung napagtanto kong ganyan ang sitwasyon natin. Hindi po ako natakot dahil baka mahawa ko. Natakot ako kasi bakit kaya madami po sa atin handang-handang isakripisyo ang kalusugan, mapakain lang ang pamilya, pero medyo nagkukulang na isakripisyo ang sarili upang mabusog naman ang ating kaluluwa. Sana yung ating desire na magtrabaho para mabuhay ang ating katawan, makita rin sa atin kapag tayo naman ay lumalapit sa santuwaryo, sa tahanan ng Diyos, upang mabusog hindi ang tiyan, kundi ang kaluluwa. Kaya ngayon pong ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon, ang mga pagbasa po natin, lalo na dun sa mula sa sinabi ni Propeta Isaias, inaanyahan po tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Bakit ba inaatupag natin yung mga gawaing pangmundo upang mapusog tayo, tapos ang kinauwian naman walang kwenta? Sabi niya, sa akin kayo lumapit, ako ang tunay na pupusog sa inyo. Ganyan po yung panawagan niya mula pa noon. Wala pa man pong COVID-19 ang paanyaya sa akin ng Diyos pagpunta sa simbahan. Kaso aminin man po natin hindi. Hindi pa nga po nangyayari ang pandemya. Madami po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Matagal na pong hindi nagsisimba. Anong dahilan? Father, may trabaho po ako. Linggo, naghahanap buhay pa din. Magpakain lang yung mga anak. Hindi po sinasabing masama yun. Kaso, dapat po tingnan natin ano ba yung pinaprioritize natin sa buhay. Kasi kahit po hanap tayo ng hanap buhay, kung hindi naman natin hinahanap yung Panginoong nagbibigay buhay, mauwi po sa kawalan ang lahat ng ating pinaghirapan. Kaya nga po ngayon, pinaalalahanan tayo na kung talagang kailangan natin mabusog, ang lapitan natin ng Panginoong Jesus. Siya po mismo ang bubusog sa ating lahat. Ganun po yung nangyari doon sa Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon. Nagutom po yung mga tao. Nagutom sila sa pagsunod at pakikinig kay Jesus. At dahil mahabagin ang ating Panginoon, ayaw niyang umuwi sila nga. Ayaw niyang umuwi silang gutom. Sabi niya sa mga alagad, kayo mismo ang magbigay ng pagkain sa kanila. Di ba pamilya ako? Kasi ganyan din naman po yung utos ng Diyos sa aming mga pari. Bakit ba kami inordinan? Bakit ba kami tumulad kay San Juan Maria Vianney sa lahat ng pari na una sa amin? Ang pangunahin po namin gampanin, pakainin kayo ng katawan ni Kristo. Kaso, masaklap man pong aminin to. Madami sa amin kung minsan nalilimutan na po yung aming gawain. Kung minsan, ang kalahatan namin mga artista kami, masyadong bumilib sa gandang lalaki. Kung minsan, akalahatan namin mga politiko kami. O kaya, akala mga engineer kami. O akala kung ano-ano na lang. Nalilimutan mga pastol kami na nakasunod ang aming imahe mula sa tunay na butihing pastol, ang Panginoong Jesus. Nakita niya po ang kanyang kawan nagutom at ang dapat na isipin ng isang pastol, pakainin ang nagugutom niyang kawan. Hindi niya po pinauwi yung mga tao at sabi niya sa mga alagad, kayo ang magbigay. Ibig sabihin, kailangan may gawin pong effort ang mga alagad
upang pakain ng mga tao. Anong sabi po nila? Lord, 5 tinapay lang at 2 isda ang dala natin. Kulang po yun. Siyempre, marunong namang magbilang si Lord. Hindi naman niya hinihintay na magkaroon ng bawat pare ng napakadaming yaman o napakatinding utak o napakadaming talento. Ang gusto lang po ng Panginoon sa amin, ibigay kung ano ang meron kami. At pag naiabot na yun sa kanya, bahala na po siya dun. Pag-abot po ng mga alaga doon sa 5 tinapay, 2 isda, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Tumingala sa langit, nagpasalamat sa Ama kahit kakaunti lang mayroon. Pagkatapos na magdasal siya at magpasalamat, hinati niya. Tandaan po natin, dumami yung tinapay matapos hatiin. Hindi po niya pinamigay agad. Ang tendency po ng madami sa aming mga pari ngayon, ipamigay na agad kung anong meron kami na hindi mo na hinahati at binabasbasan ng Diyos. At ang matindi po doon, mas madalas, bago po maipamigay kung ano man ang meron kami, kami mismo, hinahati-hati niya, piniibirapiraso ang pagkatao. Kaya, sabi nga po ng isang mentor ko dati, ng isang SD ko noon, kapag daw naging pari na kami, at wala man lamang kami naging problema, hindi man lang kami naging broken, baka may problema kami nun. Kasi kung tunay kang pari, masasaktan ka. Magkakalasog-lasog ka din. Magkakabrapraso din ang iyong saloobin. Kung kailan daw kami magiging broken, doon pa lamang kami pwedeng maging daan para maging buo ang ibang daan. Doon pa lang po pwedeng mag-multiply ang biyaya ng Diyos. Hindi po pwedeng gawa kagad siya ng himala nang wala mo na siyang ibinabahagi sa amin na lesyon. Ano yung lesyon na yan? Dapat maging handa kaming tumulad sa kanya. Kaya nga po yung tagpong ito, review na yan ng mangyayari sa huling hapunan. Ano po ba nangyayari doon? Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang katawan, ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Pinakita niya doon sa huling hapunan, hahatiin din siya. Mapapahamak din siya. Hahamangin din siya. At lahat kaming mga paring nagsabing sumusunod sa Panginoong Jesus, magkakaganon din. Alam niyo po, kahit na iilang taon pa lamang naman ako sa pagkapari, umabot na po sa puntong 3 beses gusto ko nang umalis. Masakit din. Hindi po madali. Kung kami-kami lang, hindi namin kakayanin. Kaso, pinapaalala po sa aming lahat ang kwentong ito na ibigay muna ang sarili sa kanya. Hindi kami pwedeng magbigay ng sarili sa inyo kung hindi muna kami nagbibigay ng buong buo ng sarili namin sa Panginoon. Kailangan hawakan muna niya kami ng kanyang mga kamay na nasugatan upang kapag kami nahati na, ibibigay na kayo. Ibibigay na kami sa inyo upang kayo ang mabusog. Ngayon pong ganito ang sitwasyon natin, kinakailangan sumutod tayo siyempre sa batas ng pamahalaan. No choice. Kukunti lang tayo nagsimba. Pero ganyan din po yung ating gampanin eh. Hindi nyo kinakailangan maging pari para masundan po yung halimbawang iniwan ni Jesus at ng mga apostol. Sa inyong pagpunta sa mga simbahan kung saan man kayo nagsisimba, saan man kapilya kayo magpunta, kayo po na nakatanggap ng banal na komunyon, tayo po na may pagkakataon pang magsimba ang may pananagutan ngayong maging tagapagbahagi ng katawan ng Kristo sa ibang tao. Hindi po sinasabing iluluwa niyo yung osh ng kakainin niyo ano, tapos isusubo niyo sa nasa bahay. Hindi po yun. Pagkakain po natin ng katawan ni Kristo, tayo na ngayon ang katawan ni Kristo para sa kanila. Kaya pag-uwi natin, pakabait naman tayo. Kung ginawa na natin ang lahat sa misa, pero paglabas naman natin kinalimutan ang lahat ng yun, wala pong saysay. Hindi po pwedeng gumawa ng himala ang Diyos kung wala po tayong panganais na ibigay ang ating sarili sa. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po madali. Masasaktan muna tayo. Gayun pa man, ano po yung paalaala ni San Pablo sa atin sa pamamagitan ng sulat niya sa mga taga-Roma? Sino bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala naman. Kahit paanong pandemic pa yung dumating sa daigdig. Kapag love na love natin si Lord, hindi po tayo mapapano. O pwedeng mahawa tayo habang naging frontliner. Pwedeng mahawa ko habang nagpapahid ng langis sa may sakit. Ano ngayon? Kung mahawa man ako, magkasakit man ang mga frontliners, at least ginawa namin to kasi mahal namin si Kristo at mahal namin yung kawan namin pinaglilingkod sa kanya. Ito man ang huling pagkakataong makapaglingkod kami. Okay lang.
mahati man kami ngayon, at least buo naman ang buhay ng iba. Sana po sa misang ito, pagtanggap natin ang banal na komunyon, maging handa po tayo mahati ang kalooban upang maibigay natin sa Diyos at sa kanyang bayan. Hindi man ito madali, makakaya natin ito kung lagi natin kasama si Kristo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa mabago pa na kapanahon. Diyos buhas sa Diyos, liwanag buhas sa liwanag. Diyos na totoo, buhas sa Diyos na totoo. Hindi na hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ng Ama. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariyang Birhen ng mga tao. Ipinako sa krus niya. Nagpakasakit sa hati ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Sa panalakasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapakibigan kung ano mga buhay at mga patay. Ibigay buhay na nagagating sama sana. Sinasamba siya at sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Kristo. Ngayon din sa isang pinag patawad ang mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay. Pagkabuhay ko walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ngalan ni Jesus na nahabag sa mga may sakit at nagpakain sa mga nagugutom. Ating isamo, Panginoon ng buhay, binggi ng aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang idulot nila ang tinapay ng buhay, sa sambayan ng nangihina at nawawala ng pag-asa, ngayong panahon ng COVID-19, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, hindi ang aming panalangin. Para sa mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang, upang masalamin sa kanilang buhay ang malasakit ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, hindi lang aming panalangin. Para sa mga nagugutom at sa mga nawala ng hanap buhay dahil sa COVID-19, upang ang kagandahang loob ng mga nakaririwasa at may kaya sa buhay ang magpuno sa kanilang pagkagutom at kakapusan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, hindi lang aming panalangin. Para sa ating natitipon, upang ang ating pinagbakahan ay magtulak sa ating magmalasakit sa mga kapuspalad at nagugutom, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga yumaong kapatid na tumanggap ng tinapay ng buhay, ay makatanggap din nawa ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bawain, tingin ang aming panalangin. Itulot mong ang tinanggap namin ay aming mapagyabong sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan
at pagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pamanaming lumikha, para manangawa, gawin mong banalang mahalin namin sa isang kalugdan, at kaming gawin mong hain sa ilaging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Idasa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay kong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mo itinuldugod na parang naghahain para sa sansino ko. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinugod, ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhuhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhay, ang dugo niya'y dumana, nang lahat ay mapatawa. Kaya ay sa Anghel na nagsisiyawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, dapat ang kurili ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong araw. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos sa pagdiwang ang misteryo ng iyo. Nung gabing ipagkaluluwa, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniupot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon din naman kung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang halis, muli kanyang pinasalamatan. Iniubot niya ang halis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang halis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipat. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkit sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanatapikan. Kaya bilang pasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasabi sa iyo. Lobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mabuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakadalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Juan Maria Vianney at kaisa ng lahat ng mga panalo na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong likod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong trapa. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Alalahanin mo sina Soledad, Leticia, Felipe, Honorio, Bienvenida, David, Cristal, Liberato, Amado, Evelyn, Herman, Emeline, Teodora, Roy, Herminia, Nita at Caspar, na tinawag mo mula sa daigdig na ito.
Nung sila'y bininyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Sa pagbibigay ng alam sa aba naming katawan, nagagawing maningning sa liwanag ng pagkabuhay. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin lumaon at ang lahat ng lumisan na sa butong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw na dadabis sa bawat luha ng dalamahari. Sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang hirupay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kalugo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng marangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, mapasawalang hanggan. At Lord ni Jesus na Panginoon, ipahayag natin ang mga sinod. Hinihilig namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ay sumayin. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inayahan sa kanyang Thank you.
Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay iyong tumangan sa ginagawa namin araw-araw. Upang kami hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at naging insanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito. At kung paano masigit po ang paglaganap ng sakit na gulo nito. Gabay mo mga kamay-isipan ng mga eksperto sa medisina na mga paglibuhan nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuha ng sakit na ito ay babalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikaw-buti ng lahat at matulungan ng lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungso. San Juan Maria Rianay. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lido at nalalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na yung mga nasa kadulutulong bahagi ng Taiti, ang mga paring mong naharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisan sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin na iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo at gumabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaisa po ng buong sambayanan ng Immaculate Conception, kami po ay nakikiusap sa inyo na sana huwag po kayo magdasal. Na dumami pa kami mga pari at ipagdasal na
kahit na dumami man kami o kumonte, tumino naman kami. Sana po huwag tayo magsawa na umasa sa Diyos at tusok sa ating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain niyo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ibahagi si Jesus ang tinapay ng buhay. Yeah.